Mga minamahal ko pong kababayan, sa araw pong ito, atin pong ipinagdiriwan ngayon ang 122 taon ng ating kasarinlan. Alam po natin na sa panahon po ngayon ay nakakaiba. Sa dahilan, hindi lamang po ang kalayaan ang ating pinaglalaban, ngunit ang nararanasan nating pandemya, hindi lamang dito sa ating bayan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Isang 22 taon na nakaraan na ang ating mga kababayan ay pinaglaban ang bayan ng Pilipinas sa mampag-aping dayuhan. Ngunit ngayon, ang ipinaglalaban natin ay ang ating sariling buhay sapagkat ang pandemyang ito ay isang nakakasira sa ating normal na pamumuhay dito sa ating bayan. Pero kung titingnan din po natin, isa rin itong pagkakataon na bilang isang pamayanan, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, kung saan nakikita natin na ang kapwa Pilipino ay tumutulong, ipinapakita ang kanyang katapangan para malampasan natin ang nararanasan nating pandemya sa araw na ito. Sa ating mga frontliners, sa lahat ng tao, kahit sa mga taong nagkakasakit, saludo po ako sa inyo. Sapagkat dahil sa inyo ay nababawasan natin kumalat ang problema ang nararanasan natin dito po sa buong mundo. Kaya po, ako po ay nananalangin na sana po matapos na po ito. Na sana malampasan natin ang nararanasan nating problema ngayon at tayo isang pamayanan, ipinaglalaban din natin ang ating karapatang mabuhay ng masigla, ng matapang at gayon din po ng kalayaan. Sa inyo pong lahat, ito pong inyong lingkod, Mayor Timmy Chipeco, bumabati sa inyo. Happy Independence Day. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 12 ng Hunyo taong 2020. Isa sa mahalagang araw na ipinagdiriwang natin ang paggunita at pakikisa sa 122 na kasarinlan ng Pilipinas. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayong araw ay Kalayaan 2020 tungo sa bansang malaya, nagbabayanihan at ligtas. O sa wikang Ingles, Kalayaan 2020 towards a free, united and safe nation. Ang ating pong maikling palatuntunan ay sisimulan sa pamamagitan ng panalangin na pamumunuan ni Reverend Pastor Anthony Mariano, kinatawan ng Kalamba Pastors Alliance, kasunod po ay ang pagpupugay sa ating pambansang Watawat, kasabay ng pag-awit ng ating lupang hinirang, na pamumunuan ni Police Staff Sergeant Angelito Reyes, kasunod po ang panunumpa sa Watawat na pangungunahan ni Police Senior Master Sergeant Carmelo Casalme at ang pag-awit ng Pilipinas Kumahal sa panguna pa rin po ni Police Staff Sergeant Angelito Reyes. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. At kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa ating minamahal na bansa. Inaanyayahan ko po na tayo pong lahat ay sumandaling yumuko, pumikit at tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama sa langit, sambahin ang ngalan mo. Marami pong salamat sa araw na ito, sa araw ng kalayaan na aming ipinagdiriwang, kalayaan na nagmumula sa iyo upang ang aming bansa ay tunay na magkaroon ng kapayapaan. Dalangin po namin, O Diyos, sa araw na ito upang alalahanin ang kalayaang ito sa 122 taon ng iyong kabutihan at katapatan sa aming bansa. Aming kinikilala na ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na naghahari sa aming bansa. Pagpalain mo po ang aming bayan at sa lahat ng nanunungkulan sa aming pamahalaan upang ito ay mapamunuan ng mayroong katarungan, may pagmamahal
sa aming mamamayan. Ikaw po, O Diyos, ang magkaloob sa Kanya ng karunungan at ganun din sa lahat ng mga nanunungkulan, ito man ay sa kapulisan, sa militar, sa executive, sa legislative, sa judiciary, ang lahat pong ito, O Diyos, ay aming itinadalangin sa iyo upang manatili ang kalayaan sa aming minamahal na bansa. Ikaw ang aming kinikilala, Panginoon, sapagkat blessed is the nation whose God is the Lord. Salamat po, Amang Banal, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang programa at gawain ito. Ikaw ang maitaas, madakila at maluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bayang mabibigyo, pers na silanganan, alab ng puso sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisihin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may nilagang tula at awit sa paglayaw minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagbinindi, ang bituin at araw na kailan na may magbibili. Luparang araw na walhatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa sa katapatan sa watawat. Ako'y Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga tao, makakalikasan at mga bansa. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Sa ating pong mga kasama sa serbisyo publiko mula sa hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ng Bureau of Jail Management and Penology at ng Bureau of Fire Protection. We are all represented by our respective personnel here in commemoration of the 122nd Independence Day na sinimulan at hinabi bilang kabahagi ng ating kasaysayan dito po sa siyudad ng Calamba. Let me just share to you some sort of history in relation to our Independence Day or ang Araw ng Kalayaan. Ang Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan ay isa sa mga taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing Hunyo a 12 bilang pag-alala ng pamamahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya.
noong Hunyo 12, 1878. Isa itong pambansang araw ng pagdiriwang ng Pilipinas. Ang araw ng paggunita ng kasarinlan ay nag-iiba-iba sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ang pinakaunang tala ay noong 12 ng Abril, shortcutin ko na, 1895, kung kailan tumungo sina Emilio Jacinto, Restituto Tolentino, Faustino Manyala, Pedro Zabala, at iba pang mga katipunero sa kuweba ng Pamitinan sa Montalban, Rizal, upang tanggapin ang mga bagong kasapi ng katipunan. Sinulat ni Bonifacio ang Viva la Independencia Filipina, o Mabuhay ang Kasarinlan ng Pilipinas, sa pader ng kuweba, upang ipahayag ang layunin ng lihim na samahan. Namuno din si Bonifacio sa sigaw sa Pugad-Lawin na siyang nagudyat sa Rebolusyong Pilipino. Dito, pinunit ng mga kasapi ng katipunan sa pamumuni ni Bonifacio ang kanilang mga sedula bilang pagtutol sa pananabok ng mga Kastila. Noong 1896 ay sumiklab ang Rebolusyong Pilipino, at noong Disyembre 1897 ay nagkasundo ang mga mananakop na Kastila at mga revolusyonaryo sa ilalim ng kasunduan sa Biak na Bato. Bilang pagsunod sa kasunduan, pinatapon sa Hong Kong sina Emilio Aguinaldo at iba pang mga pinuno ng himagsikan. Sa pagsiklab naman ng dibang Espanyol at Amerikano, naglayag si Commodore George Dewey mula Hong Kong patungo sa loob ng Maynila at pinamunuan ang eskwadra ng hukbong pandagat ng Amerika noong Mayo 1, 1898. At nagapi ni Dewey ang hukbong dagat ng mga Kastila sa labanan sa loob ng Maynila. Na siyang nagtapos sa pamumuno ng Kastila sa Pilipinas. Sa buwan ding yun ay inihatid ng hukbong dagat ng Amerika si Aguinaldo pabalik ng Pilipinas. Nakarating si Aguinaldo sa Cavite noong Mayo 19, 1898 at tinipon ang mga persang revolusyonaryo. Bandang Hunyo 1898 ay inisip ni Aguinaldo na magpahayag ng kasarinlang upang bigyan ng lakas ng loob ang mga taong bayan na labanan ang mga Kastila, at gayon din upang himukin ang ibang mga bansa na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas. Noong Hunyo 5, 1898, naglabas si Aguinaldo ng isang kautusan na nagtatakda sa Hunyo 12, 1898 bilang araw ng pagpapahayag ng kasarinlan. Pinamunuan ni Aguinaldo ang nasabing kaganapan sa kanyang tirahan sa Kawit, Cavite. Noon ay kilala bilang Cavite el Viejo. Ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino ay taimtim na binasa ng patnugot nito na si Ambrosio Rianzares Bautista, na nagsilbing tagapayo sa digmaan ni Aguinaldo at kanyang espesyal na delegado. Ang kapahayagan na naglalaman ng 21 pahina ay nilagdaan ng 77 mga Pilipino na itinalaga ni Aguinaldo at isang retiradong opisyal ng artilyerya ng Hukbong Amerika na si Coronel L.M. Johnson. Ang watawat ay opisyal na winagayway sa unang pagkakataon bandang alas 4:20 ng hapon habang pinapatugtog ng banda ng San Francisco de Malabon ang Marsya Nasyonal Pilipina. Ang proklamasyon noong 1 Agosto 1898 ay niratipika ng 190 mga pangulo ng bayan mula sa 16 mga probinsya na kontrolado ng hukbong revolusyonaryo. Muli itong niratipika noong Setyembre 29, 1898 ng Kongreso ng Malolos. Ngunit hindi kinalala ng ibang mga bansa, maging ng Estados Unidos o ng Espanya,
ang kasarinlan ng Pilipinas. Kinalaunan ay sinuko ng Espanya ang kapuluan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim ng kasunduan sa Paris, o yung tinatawag na Treaty of Paris. Kinalaunan ay nagpahayag ng digmaan laban sa Amerika, ang ating pamalaang revolusyonaryo. Sa ilalim ng kasunduan sa Maynila ay pinagkaloob ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo 1946. Ang petsa ng Hulyo 4 ay pinili ng Estados Unidos dahil ito ang petsa ng Araw ng Kalayaan ng Estados Unidos. At ang petsang ito ay ginugunita din sa Pilipinas bilang kanyang Araw ng Kalayaan hanggang noong 1962. Naglabas ang ating Pangulong Diosdado Macapagal ng proklamasyon ng Pangulo bilang 28 na siyang nagtatakda sa Hunyo 12 bilang natatanging pista opisyal sa buong Pilipinas. Bilang paggunita sa kapahayagan ng sambayanan sa kanilang likas at di mapagkait na karapatan sa kalayaan at kasarinlan. Noong Agosto 4, 1964 ay sinabatas ang Batas Republika bilang 4166 na nagtatakda sa Hulyo 4 bilang Araw ng Republika ng Pilipinas at Hunyo 12 bilang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas at hinihimok ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas na gunitain ang huling nabanggit na petsa na naayon sa ating nilagdaang ratifikasyon at iba pang mga kasunduan noong panahon ng himagsikan. So yan, mga kasama, mga kapatid, kapuso, mula ng kapamilya. Isang maikling bahagi ng ating kasaysayan na kung bakit ginugunita natin ang Araw ng Kalayaan. Bagamat sa kabila ng ating pakikibaka sa ngayon sa pandemya na ating tinatahak, naririto pa rin tayo. Nagtatrabaho, walang hinihinging kapalit. Walang kasama tayo sa mga inaasahan na humaharap sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon, ang COVID-19. Yan ay ginagampanan natin hindi lamang sa pagsang-ayon sa ating mga umiiral na mga batas at regulasyon na itinakda ng ating presidente sa pamamagitan ng Interagency Task Force, ngunit ito ay ating ginagawa bilang pagtalima na rin sa ating patriotismo sa ating bansa na ating nakamit dahil sa pamamagitan ng ating mga heroes na noon ay naghirap para magkaroon tayo ng kasarinlan o tinatawag na freedom na ating tinatamasa ngayon. Bago ko tapusin, gusto ko lamang ibahagi ang isang maikling mga kataga na aking nahanap. Bagamat ito ay nilimbag sa lingwaheng estranghero, ibabahagi ko na lang. So, sabi niya, uulitin ko, "Good morning. In just a few or several months, we will be fighting or we will be joined by others from around the world na nangyayari na ngayon. And we will be launching the largest battle in the history of mankind." Sa ngayon, wala tayong mga digmaan na nangyayari. Ngunit ang pinakadigmaan na ating kinakaharap ngayon ay patungkol sa COVID-19. Could you just imagine, in just a blink of an eye, when we woke up in the morning in one of the days prior to this day, we were saddened by the fact that we are already encircled by the COVID-19. So let me just continue. The largest battle in the history of mankind. The world
should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interests. Perhaps it's fate that today is our Independence Day, and we will once again be fighting for our freedom, not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist, and should we win today, the 12th of June will no longer be known as the Philippine Independence Day. But it is the day when the Philippines and the whole world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Magandang umaga po sa ating lahat. We'll be right back.